guys! Welcome back sa aming channel! Ako nga pala ulit ang nag-iisang Clark! At ako nga pala si Charlie! At welcome back sa Charlie and Clark Vlogs! Ayun guys, so for today's video, ito yung kauna-unahan naming beses gagawin ang product review! Yes. Yeah, yeah, yeah! Kasi kagagaling lang namin ng Watsons and umalis kami ni Clark and may nakita kaming panibagong item sa Watsons ang nakakatch ng attention namin, syempre. Ito ay ang bagong toothpaste na ino-offer ng Watsons. At yun nga, na nag-ikot-ikot kami sa Watsons, merong isang binabirang toothpaste na nakakatch ng attention namin. Yes. Out of many toothpaste na ino-offer ng Watsons. Yes. Ito yung pinakabago nilang product na tinanong namin dun sa staff nila. Yung, pangalan ng toothpaste is fresh. Yeah. Pero hindi siya yung karaniwang toothpaste lang na nagagamit natin kasi meron siyang Himalayan salt. Yes. As we all know, yung Himalayan salt, very rampant siya nowadays kasi nga nagagamit siya as lamp, yung pamparelax, di ba? Yung parang yung mga nagagamit nilang for medication purposes. Pero ngayon lang namin nalaman na ginagamit na pala siya sa toothpaste. Actually, meron silang dalawang variants. Yung isa, charcoal. Tapos yung isa naman is yung Himalayan salt. Mm-hmm. Pero syempre, dahil nga mga ano tayo, mga beshies, kinuha namin yung color pink. At ito na nga siya! Ayan. So yung una natin gagawin is yung titignan natin yung packaging niya kung maganda ba. Ikaw, ano masasabi mo sa packaging niya? Yeah. Siyempre for me, it's really very attracted siya sa mga bumibili kasi nga yung packaging niya is para siyang napaka-classy niya, sobrang class. Like rose gold yung kulay niya, tapos half niya is white. So sobrang nakakaano siya at black. Nung nakita pa lang namin, talagang ito na talagang gusto namin bilhin kasi nga because of its packaging. Yes. Actually, ano kami, ang gamit lang namin ang gamit namin toothpaste talaga is close up. Kasi kapag gumamit kami ng ibang toothpaste, nagkakaroon kami ng mga singaw, yung mga ano yung masakit sa ngipin, ganyan. Parang feeling kasi namin hindi siya nakakalinis. Pero ngayon, nakita namin yung toothpaste na to sa Watsons and very nakakatch siya ng attention namin. Kaya, why don't we give it a try para matest natin kung ano ba talaga yung nagagawa ng toothpaste na to. So, yun na nga, tingnan natin yung packaging niya. So yun, meron siyang nakalagay is yung pinaka main ingredients niya is yung Himalayan salt. Yes. Yan. Kasi 'di ba syempre, magtataka ka nung una kasi nga syempre asin, maalat. So parang hindi siya medyo compatible gawing toothpaste kasi nga 'di ba gusto natin mga menthol flavor, ganyan, yung medyo nakaka-fresh siya sa bibig. Pero ito, ibahin natin siya kasi yung pink Himalayan salt niya, tapos whitening toothpaste din siya. Pero meron naman siyang cooling effect afterwards. Yun nga. So yung makikita natin yung packaging, very sleek yung kulay, ang ganda ng rose gold siya. Ayan, focus natin. Yan, rose gold, tapos ang ganda ng packaging. Basta nakakasosyal yung packaging niya, in short. Yes. Tapos tignan natin yung loob. And this is 120ml na din siya. So sobrang sulit na sulit siya. Yes. So let's unbox this toothpaste. So let's check kung ano yung niya. Sure. Naman. Yan siya. Wow. It's amazing. Yes. Tube style siya, mga besh! Tube style yun. Yes. So parang mukha siyang mukhang feminine wash. Actually, okay naman yung packaging niya sa loob. Kulay pink pa din, of course, kasi pinangatawanan nila na pink Himalayan salt. Ganun pa din, medyo rosy gold yung kulay niya. Makintab pa din. Tapos, ang social ng dating ng packaging niya, unlike kapag bumili tayo ng other brands ng toothpaste, hindi ganun ka-okay yung packaging, di ba? Yes. Madaming nakalagay na face. Pero dito sa toothpaste na to, talagang kung ano yung ingredients niya, yun lang yung nakalagay, ano yung mga effect niya na magagawa sa atin, yun yung mga nakalagay. Yes. Sobrang nag-effort si si Fresh product sa from packaging, sa loob, talagang ginalingan, maharlika. Yes. Yung datingan. Uwian na yung ano niya. Yes. Kasi kung i-compare natin sa ibang items, like, basta sa ibang toothpaste, for example, sa ibang brand ng toothpaste, yung packaging nila is parang yung foil type ng material na ginamit. At saka usually, pare-pareho lang sila ng style nila. Yung small yung pinaka-cup niya. Tapos, yun, pare-pareho lang sila ng style. Yes. Pero dito, ang naiiba sa kanya yung ano niya, itong yung head nung ang tawag dito, yung labasan ng toothpaste, tapos ito siya. Basta yung pinakaulo ng toothpaste, tapos yung pinakalabasan niya. Okay. Tapos titignan natin kung ano yung itsura niya sa loob. Ayan, so ayun siya, kulay
color pink yung laman, pork yan. Color pink meron siya parang mga beads na pink. Yes. Ewan ko lang kung ano, yung Himalayan salty na yun ng product yes. nila. Ewan ko lang kung nakikita niyo sa screen, pero ala, ayaw na mabalik. Pero yung ano niya, yung paste, may mga nakalagay na parang maliliit na parang salt. Ewan namin kung yun na ba yung Himalayan salt na tinatawag. Tapos may mga makikintab na parang crystals. Yan siya. Yes. Tapos, sa packaging check naman siya. Yung next natin is yung price. So, yung nabili namin siya for around, magkano yan? 99,000! 99 pesos lang. So, 99 pesos, very affordable. Malaki na, 120 ml tube toothpaste. Sulit na din yung ano natin, 99 pesos at madami na din yung makakagamit nun. Ngayon naman, yung color, okay naman siya. Medyo girly nga lang yung type niya kapag mga lalaki yung gumagamit, for example. Medyo off sa kanila kasi may iba na ayaw gumamit ng pink kasi nga, considered as parang ano, femme yung dating. Pero dito naman, okay naman yung color niya. Then yung smell, may amoy ba? Check natin. Yung amoy niya medyo mild since ano nga siya, since yung nakalagay sa product niya is ano, mild mint siya. Yes. Hindi siya totally ano, minty yung amoy niya. Mm-hmm. Pero mild, nakaka-relax din yung amoy niya. Hindi siya kagaya ng ibang toothpaste kapag kabukas mo pa lang. Sakit sa ilong, oo, gano'n. Amoy mo na siya. Mm-hmm. Tapos itong toothpaste na to, ngayon ko lang napansin. So nakalagay dito is whitening toothpaste mild mint. So whitens naturally, maintains healthy gums, and freshens breath. Tapos ang maganda pa dito, triclosan free and sugar free siya. Kasi di ba yung iba may mga parang may mga health conscious sa mga bagay na ginagamit nila. Kadalasan yung mga walang chemicals, yung mas binipili natin ngayon yung mga organic talaga, yung mga ingredients na nakalagay. And ito nga pala mga Chakis, yung toothpaste na to is made and formulated in USA, yes, yeah. Pero distributed siya dito sa Pasig City. Yeah. So yon. So ang next naman natin is testingin natin kung talagang maganda yung toothpaste, kung mabula ba siya, anong lasa niya, or anong pakiramdam after gamitin. So ito na nga. Let's try it! A few moments later. So yun na nga. So, itatry na natin ang Pink Himalayan Salt. Yeah. Yan. Wow, medyo thick. Bongga. Bongga, color pink. Bex na bex. So let's try it. Sama niyo ako. Wow, fantastic baby. Ayan, anong feeling? Tanga, may pimple ka. Yung feeling na is ano, hindi siya mabula, besh. Pero okay naman, nakaka-fresh okay naman. Okay naman siya, mild lang yung paggamint niya. Hindi maanghang. Hindi maanghang. Hindi din matami. Sakto lang. Ganun. Pero ang ayaw ko sa kanya, hindi siya mabula. Pero mukhang nakalinis naman. Yes, magaan sa pakiramdam. Yes, parang paano magaan yung nilulutang kang ganyan. Yeah, yung magaan, tipo wala kang bit-bit. Ayun. Yan, so yung final verdict natin sa product na ito ay, at kung i-rate mo siya from 1 to 10, 10 will be the highest, 1 will be the lowest. Ano siya? Siguro mga 8. Kasi, first try pa lang, maganda na siya sa pakiramdam, so alam na itan ko agad. Eh, unang gamit ko pa nga lang, mm-hmm. Diba, sa plastikan. So, mas 8 muna siya for me. Since maganda yung effect niya, yung consistency ng paste niya, maganda. Mm-hmm. Yung flavor, the best. And the color is, gaganda ka talaga mag-toothbrush because of the color. Oo. Sa akin naman, nung nagamit ko to kagabi, nung nagamit ko siya, first, medyo off siya kasi nung nilagay ko siya sa toothbrush, ano eh, dumudulas. Dumudulas kasi siya. Kasi yung ano, yung ano toothbrush ba, mo. Toothbrush? Oo. Ay, gano'n. Ano yun? Hindi kasi yun, medyo madulas yung ano. Pero ewan ko kung sa toothbrush lang ba yun or sa toothpaste, yung consistency niya. Pero okay lang naman siya. Yun nga lang, ang medyo hindi okay sa akin is yung parang bula. Parang hindi mo napifeel. Uh-huh. Although yung Himalayan salt na sinasabi nila sa item na to, may nalasahan naman ako doon na may pagkamaalat nga naman yung toothpaste. Tapos hindi siya matamis, unlike ng ginagamit namin before na toothpaste. Okay naman siya. So yung rate ko sa kanya is around nasa 8 din siguro. Kasi nga, yung siguro na minus na doon, for example, yung 1 point is yung hindi siya mabula. Tapos yung sumunod naman is yung consistency niya. Hindi siya medyo okay sa akin. Pero for example sa iba, at may tumahol na aso. At syempre sa iba naman hindi natin masasabi kung okay sa kanila tong item na to or hindi. Pero for their use naman, for example, hindi naman sa
isang gamitan lang yung effect na kaagad sa atin yung isang item. Parang sa pagpapaganda lang yan, di ba? Yes. Hindi naman sa isang facial lang natin or sa isang gamit ng facial wash, ng mga kung ano-anong pampaganda, pampakinis, eh kikinis kaagad tayo. At pero kasi meron mga product na ano, yung kapag unang gamit mo pa lang, compare mo sa iba, makikita mo siya agad ng result. Ng result. Oh, tapos masasabi mo kaagad na okay siya sa'yo. Parang yeah, alam mo yung ganun, yung parang compatible ka kaagad. Itutuloy-tuloy mo na siya, ganun, permanent ka na sa ganun. Mm-hmm. Ganun siya for me. Yun. Maganda sa thumbs up. Maganda naman. Pero sa susunod naman, iba-vlog namin yung activated charcoal na flavor niya. Activated charcoal. Since yung toothbrush naman namin is may activated charcoal, itatry din natin yung toothpaste na may activated charcoal, kung ano ba yung mas maganda. Siguro ikaw-compare natin yung Colgate na ano, na may activated charcoal, tapos itong fresh. Kasi bago pa lang to sa market, hindi natin masasabi kung okay ba talaga siya, kung effective. Pero sa gamit namin ngayon, okay naman siya sa amin. Sa iba, okay din naman siguro. Na nga, sa mga gusto mag-avail neto, so mabibili siya sa Watson's Not Sure in Mercury. Oh, kasi nung nag-try kami sa Mercury, wala to eh. Kasi alam niya naman, almost lahat ng mga pampa-beauty sa Watson's natin nabibili yan lahat-lahat. So, i-try nyo to. Give it a try. Bakit hindi nyo bigyan bakit hindi nyo subukan para malaman nyo? Kasi hindi natin malalaman hanggat hindi natin sinusubukan. Diba? Yeah. At sa gumawa nga ng ano, ng fresh product na to, super thumbs up. Kasi sobrang unique siya actually. Mm-hmm. Kasi ang daming toothpaste na nagsisilabasan, almost pare-pareho lang sila. Mm-hmm. At wala pang nakaisip na gumamit ng Himalayan salt. Yes, kaya sa company na gumawa ng fresh toothpaste with Himalayan salt whitening effect, perfect. Bongga siya. Bongga siya para sa amin. So, try nyo na to mga Chuckies. At dito na nga magtatapos ang video na to. Para sa mga susunod pang updates at uploads namin, huwag nyo na kalimutang mag-subscribe, i-like, i-share, at i-click ang notification bell para updated ka sa aming every YouTube upload. Para sa aming every YouTube video uploads. At syempre, may mga social media sites din kami na pwede nyo i-visit. Ang Facebook page namin, ang Charlie and Clark Vlogs. At sa IG naman, at Charlie and Clark. So, doon makikita nyo yung mga happenings na ginagawa namin. Kasi medyo, hindi pa kami nakakapag-vlog ng maayos today. Gawa ng busy tayo. Pero, sa susunod, mas dadamihan pa natin yung uploads para mas for today's video. Bye-bye!